Tala, careful. Welcome back mga ka-Trooper sa aking vlog. So pupunta kami ngayon ng saan tayo pupunta? Nasugbu. Para sa aming next trip. At nag-enjoy kami dun sa Island Hopping. Kita ko tayo mga ka-Trooper. Hanggang mamaya. May bago tayong driver, oh. May kapalitan tayo. Medyo mahaba-haba ang ating nilakbay. Pahinga-pahinga din muna. A few moments later. Hello mga ka-Troopards. So day 2 namin dito sa Nasugbu, Batangas. Kahapon galing kami ng Calatagan. Ito yung tunay na island hopping. Ngayon naman ay pupunta kami dun sa isla dito sa Nasugbu. Habagan mamaya ang pagsakay namin ng bangka. One eternity later. Ay mga ka-Trooparts, tayo ngayon ay palaot na, no? Medyo maalon, nakakalula. Punta tayo rin sa island. Nakikita niyo yung island na yung mga ka-Trooparts. Doon tayo pupunta. So walang gaanong tao rito mga ka-Trooparts. Kami-kami lang din. 2,000 years later. Yung mga ka-Trooparts, nandito na kami sa isla. Pansin ko lang yung mga pumupunta rito sa isla na to, mga irresponsable mga ka-Trooparts. Ang dami-daming basura. So hindi na iniingatan yung ating karagatan at the same time yung mga pwedeng pagtayuan ng tent dito, sobrang dudumi. No? Hindi mga responsable yung mga tao na pupunta rito. Hindi nila binibit-bit yung kanilang kalat papunta kung saan sila nakabook. So, kaya medyo maraming kalat dito na galing sa mga turista. Hello mga ka-Troopards, dito kami sa ibabaw ng bato, sa gitna to ng dagat at bundok. Ayan. So kanina doon kami galing, bumalik kami rito. Ito yung pangatlong araw mula ng aming island hopping from Calatagan, Batangas. So dito napakalinaw ng tubig mga ka-Troopards, pero ang paalala ko lang po sa lahat ng mga turista, kung kayo po ay bibisita sa kahit anong beaches, mahalaga po kung ano yung naiwan ninyo na mga kalat, sana po bitbitin rin natin pabalik ng Maynila. Tulungan po natin yung ating mga bantay karagatan, no, na linisin at ayusin yung ating mga shoreline. Kasi talagang yung iba sobrang dudumi, hindi responsable. After nila magluto ng kung ano-ano, iniiwan lahat ng kalat kung saan sila nagstay. Kaya mga ka-Trooparts, paalala lang, tulungan natin po yung ating kalikasan na manatili siyang malinis. Okay? Kaya mga ka-Trooparts, ang background naman natin ngayon, yung kabundukan, no? Yan. Napakaganda talaga ng ating kalikasan. Kaya mahalaga ang kalikasan natin ay dapat nating pangalagaan parati, no? Para manatili itong malinis na kahit anong oras ay pwedeng puntahan ng mga tao. Okay mga ka-Trooparts, hanggang mamaya mga ka-Trooparts, pagbalik namin ng aming cottage, balikan ko kayo para sa api. Okay mga ka-Trooparts, na pala mga ka-Trooparts, no? Nakita nyo, naka life vest ako. Marunong naman akong lumangoy, pero syempre hindi lahat ng marunong lumangoy o yung lahat ng marunong lumangoy
ay minsan na aksidente rin. Mas maganda na yung lagi tayong safe. Kaya yung aking dalawang anak at si Mrs. meron silang life vest. Para anytime ay hindi tayo ma-aksidente. Mas maganda na yung mas maingat tayo kaysa yung alam nyo na, no? Ang aksidente hindi natin alam kung kailan darating. Kaya palaging prepare tayo sa mangyayari. Okay, mga ka-troopards? Boy, umiihi ka dyan, boy. Kala ko umiihi ka dyan, boy, eh. Medyo madilim yung kalangitan dito, mga ka-troopards. So, sa ating mga nanonood, no? Nandito tayo sa bayan ni kapatid Kasoward Japper Sniper dito sa Nasugbu, Batangas. Ito yung aming last station from Calatagan to Lian to Nasugbu. Hello mga ka-troopards. Hindi na ako gaano nakapag-vlog. Kailangan na mag-enjoy. So sa lahat ng nakatutok sa aking YouTube channel, huwag pong kalimutan mag-subscribe, i-click ang notification bell. Okay po? Para mga ka-troopards. Hello mga ka-troopards. Ayan, ang ganda ng tanawin dito. Ayan, ang ganda ng kalikasan. Sobra.